everyone! So as I promised, ito na yung part 2 ng aking MXQ Pro review. So meron tayong 2 parts ng ating vlog for today. First ay yung Q&A, tapos yung itatest na natin siya sa ordinary TV, yung LED or LCD TV, kung gagana ba. Okay? So let's start sa Q&A. Okay, so proceed na tayo sa Q&A. So first question, galing kay Pamela de Hungria. Sabi niya is, kung kailangan, pati yung channel, kailangan ba muna ng may wifi? So yes, so unang-una, okay lang kung yung TV na gagamitin is hindi smart TV, pero required na meron kang wifi. Kasi dun mismo sa box, sa black box na yun, magko-connect. So dun nyo i-connect yung wifi, hindi mismo sa TV. Then yun yung magiging way para yung TV is maging smart TV. Parang dun galing sa smart. So, naintindihan nyo ba? Okay, so yun. Ako, kailangan na meron siyang Wi-Fi. So, proceed tayo sa next question. Galing kay Psycho Gamer, sabi niya, ang tanong niya is, may libre po bang channel? So, yes. So, sinabi dito is, magkakaroon ka ng, dun sa MXQ Pro, magkakaroon ka ng channels katulad ng sa cable, yun lahat, yung diniscuss ko nung first vlog ko about it. Tapos, wala ka ng babayaran. One-time payment lang siya. So, next one, free trial movie po, 7 days lang po yun, or unlimited yung movie app dyan. So, dito, okay. So, pag binuksan nyo yung sa, gumana na sa TV nyo yung MXQ Pro, so, may makikita kayong dalawang icon. May makikita kayong icon doon. So, itong icon na to. So, itong icon, kasi tinry ko rin siya, parang ang nakalagay lang is trial version lang siya. So, may mga channels na parang fork, parang sa mga cable, pero limited time mo lang siya magagamit. So, anong ginawa ko para ma-access ko yung maraming channels, yung 10,000 plus channels na sinasabi na kayang i-offer ng Blockbox ito. So, ganito. Kung hindi pa naka-install sa MXQ Pro dun sa Blockbox, yung app na to, better na i-install nyo siya. So, yung... Okay, so, yun. So, shout out kay Sir Brian Romero. So, Angkas driver siya. Na nakita ko lang na nag-post siya dun sa page na Angkas 24/7. So, which is bilihan. Para siyang online platform. Basta ganun. So, sa kanya ko nakuha yung... Sa kanya ko nabili yung MXQ Pro. So, after niyang mahatid sa akin yung Blockbox, sinabi niya sa akin na kailangan kong i-install itong app na to, which is yung LiveNet, para magkaroon ako ng access sa mga iba't ibang channels. So, ayun. Again, hindi po ito sponsored. And, yun. So, ko lang i-share kung ano yung na-experience ko dito sa MXQ Pro. So, pwede nyo kontakin si Sir Brian Romero. Sinabi ko na sa kanya na i-feature ko siya dito sa vlog para, syempre, dumaming customer. Charot. So, yun. Pwede nyo siyang i-contact. Then, si Sir kasi accommodating siya na... Ayun, very accommodating siya. Tapos, lahat ng mga questions nyo regarding sa Blockbox is... Yun, siya na yung masasagot. If hindi ko pa nasagot yung mga iba niyong tanong, pwede kayong pa-access sa kanya. Hindi ko makita yung Filipino channel at hindi English salita ng movie sa HBO. Paano maayos yun? So, yun yung tanong ni Hope. Hope Mendez ba? Okay? So, yung Filipino channel, so kapag na-download mo na yung LiveNet app, bubuksan mo lang yun. Then, ang Filipino channel, makikita siya sa bandang dulo. So, mamaya, don't worry, mamaya, i-demo ko sa inyo kung paano gagamitin yung LiveNet. Okay? So, yun. Regarding dun sa hindi English salita ng HBO, siguro, yung HBO na nakita mo is sa ibang bansa, like, kunyari, Germany. So, dito kasi sa LiveNet, lahat siya, almost lahat ng channels ng ibang bansa, cable channels, pati ng ibang bansa. So,
makaka-encounter kayo doon ng Nat Geo Germany, Disney Channel Canada. So minsan may mga channels talaga, lalo na more on Indian channels siya eh. So may mga channels na hindi siya in English, pero don't worry, yung mga star, meron din naman, marami din mga English channels, yung mga alam natin na pang cable, like Disney, Nickelodeon, Star Movies, Star Movies HD, ano pa, HBO, yon. So yon, mga English yun. Siguro yon, nakita mo lang, hope na baka yung na-access mo yung sa ibang bansa na non-English. Okay? Okay, next one. Galing kay Jackie Mendez. Pwede rin bang mirroring? Sa mirroring, I'm not sure kung paano mo gagawin yung sa mirroring. Kung ano. Pero yes, pwede rin siya kasi diba, pag kunyari may TV ka na smart TV, magagamit mo yung mirror app kapag meron siya, magda-download ka lang ng mirror app dun sa TV, tapos sa cellphone mo, tapos i-coconnect mo. Parang ganun ba yun, Jackie? So, yun. Ang gagawin mo lang siguro, pero hindi ko pa kasi na-try eh. Pwede mong gawin, yes, mag-download ka. Since Play Store naman yun, download ka lang dun sa MXQ Pro ng pag naka-access na sa TV mo. Yun, ng mga apps for mirroring. So, para kunyari, may movies yung phone mo, pwede mo siyang i-mirror dun sa TV. Ganun ba? So, yes. Alam ko, yes. Possible yon. Okay? And meron pa pala, since may mga USB slot, ba? Diba? Yung MXQ Pro, pwede rin yung mga movies nyo sa hard drive. Ikot isalpak nyo lang dun sa MX sa black box. Yun, makakapag-play kayo ng movie kahit ayaw yung mag-access ng Wi-Fi kung meron kayong mga naka-download na ng movies. Okay? May Korean channel pa dyan. So, yun nga, ma-excite din ako nung una. Hinanap ko na, kasi dati nung may cable kami, gusto ko rin yung mga Arirang, yung mga ganong channels, yung sa Korea. Unfortunately, no, wala siyang Korean channel. So, more on ano siya, sa Western. So, meron din, more on sa America, Canada, Germany, ano pa ba? Sa mga Asian, yung Indonesia, parang gano'n. So, kung gagaan about daw talaga, tingnan natin. So, ito na yung matinding tanong. Kasi, matindi talaga. So, since yung unang vlog ko, ginamit ko siya sa isang smart TV, hindi natin na-proof kung talaga bang gagana siya kahit hindi smart TV yung TV nyo. Okay? Kung makaka-access ba tayo sa mga channels. So, ngayon, tingnan natin. So, yun. Okay, so before nyo muna, para makasigurado tayo, i-check nyo muna yung TV nyo kung meron siyang HDMI. So, kasi kapag meron yung HDMI, i-coconnect nyo lang yan dun sa MXQ Pro. Tapos yun, gagana na yun. So yun, papakita ko na sa inyo kung paano ko i-install. Okay? Alright guys, so since nakalimutan ko na i-explain habang ini-install ko, idadub ko na lang. So gumamit kami ng monitor for the LED TV na gagawin nating isang smart TV. So yun, kinonect ko gamit yung HDMI connector sa MXQ Pro. Then nung maya-maya lang is, tada! Nag-flash na sa screen yung ayan yung makikita nyo mag-flash yung screen kapag gumana yung MXQ Pro. So, yan. Good tayo dyan. Then, sa baba, nakikita nyo yung sa katabi ng free trial sa baba. Yun yung sinasabi ko na app na naka-install na, pero may free channels siya, pero parang trial lang. So, yun. Kailangan na through App Store or Play Store dito sa MXQ Pro, magda-download ka ng LiveNet app. So, doon ko na-access yung mga iba't ibang channels ng free and walang limit. So, ito yon, yung LiveNet TV app. Si Sir Brian yung nagbigay sa akin ng link na yan kung saan ko siya i-download. Okay? Then, yan, kapag click mo yan, mag-loading lang yan saglit since kaka-install lang dun sa TV. Kaya medyo matagal talaga yan.
Then yan, makikita mo yung mga iba't ibang channels. So, merong news, sports, movies, Indonesian, Canada, Thailand, Italy, Afghanistan. So, sobrang daming channels ng iba't ibang bansa. Pati yun, Filipino channels, makikita siya sa bandang dulo. So, merong ABS-CBN, Cinema One, CNN, GMA. So, yun. Napansin ko, wala palang sound yung TV since walang speaker. Don't worry, kasi dito sa mismong black box, meron siyang audio na, ano, na tawag doon, na saksakan. So, ikinonek ko lang dyan directly yung speaker. Ano naman siya yung bilog na usual lang na speaker na connector. Doon, kinonek ko para magkaroon ng sound yung TV. So, ayun. Meron din siyang micro SD, USB, USB slot. So, yun. Pwede nyo malagyan. So, yung heart, yun yung mga channels na na-favorite ko na para hindi na ako mag-scroll ng matagal. Then, mapapansin nyo pala, once na i-open yung isang yung channel na gusto nyo, may ad lagi yan na mag-uumpisa bago siya mag-load mismo. So, since online siya nakuha, siguro, kaya nasasama yung mga ad. So, i-ex nyo lang yun or skip or back. Then, tingnan natin kung may sound. Ayan. So, yun. Gumagana naman siya. So, yun. Kahit na ordinary lang yung TV nyo, yung LED, LCD TV nyo, basta by HDMI connector, mapapagana at magiging smart TV. Kayang gawing smart TV nitong MXQ Pro. So, yun lang. That's it, guys. Thanks for watching!